please lang ano sa mga Saudi Arabia, sa mga agency sa Saudi na agency sa Pinas, no, please lang kontakin niyo naman yung mga kasambahay niyo, no, alamin niyo kung saan sila nakadestino, alamin niyo. 1, 2, 3, fuck it. So guys, welcome back again sa aking YouTube channel, no. So matagal-tagal akong hindi nakapag-upload kasi nga nawala na akong gana. So may binagbibisihan ako ngayon na mga Bitcoin. So ayun guys, nabisi ako doon. So ngayong for today video guys, nakita naman natin sa ating title, no. Pag-uusapan natin ngayon yung about sa mga domestic helper dito sa Saudi Arabia. Gaano ba kahirap guys? So panoorin muna natin yung video na to. So kinopya ko lang siya, sana hindi ako marius, no. Matapos palu-paluin ang walis sa ulo. Sunod-sunod ang mga suntok, sapok at sabunot. Ito siya. So yan guys, no, nakita niyo naman yung pagmamaltrato na ginagawa ng amo. Sana ano guys, o kabayan, agency o employer, no. Sa may gusto kasi akong ipanungkala ba na halimbawa na within 1 month pag na-deploy ang isang domestic helper o ang ating mga nakilang domestic helper dito sa Saudi Arabia, 1 month pa lang or 45 days, no. Sana magkaroon na sila ng ano, ng visitation. Halimbawa ho Juana de la Cruz, okay ka ba dito? Pinapakain ka ba? O ganito ang nangyari? Ganito ano ba? So nasa ganun, lahat ng mga domestic helper natin na mo-monitor yung kanilang sitwasyon, yung kanilang pagkain, yung kanilang pangangatawan, yung kanilang kaisipan, spiritual. Kasi napakarami dito guys nagpapakamatay dahil lang sa depression, di ba? Wala silang siguro matawagan, wala silang telepono minsan. Ang akin lang, sana magkaroon ng ganun na every month nagkakaroon sila ng nagka-conduct sila ng survey sa mga kasambahay dito. At pangalawa para sa mga agency, no, sana may cellphone, no. Pag hindi na contact ang isang kasambahay within 1 month, sana magkaroon sila ng initiative na pupuntahan na kaagad yung bahay o yung employer kung saan sila nakadestino. Diba? Hindi yung basta lang nakatanggap ng pera yung agency, yung agency batchin na 2 years, pang 2 years titignan lang kung ano nangyari, diba? sa isang linggo nga, sa isang araw napakaraming pwedeng mangyari. How about more sa isang kontrata pa, diba? 2 years. So sana man lang agency magkaroon kayo ng initiative na i-check sila ang cellphone nila kung andyan ba. Pag hindi kasi sila makontak o hindi sila makontak, sana mag-initiative na kayo na kontakin agad para hindi na mamaltrato o mahantong pa sa kamatayan minsan. So pangatlo, i-check nila yung monthly yung kanilang bahay, 'di ba? Kukumusta sila doon. Pangalawa, yung cellphone nila. So siguro pag pangatlo, mas maganda siguro kung nakita nila na hindi na angkop yung isang domestic helper doon sa isang tahanan na talagang may nangyayaring mga violent, i-pull out na nila agad, no. Tanggalin na nila agad doon sa amo nila kasi napakahirap naman ng ganun, laging sinasaktan, no. Nakita niyo naman sa video talaga na maltrato 'yon. Kung halimbawa yung dakilang kasambahin natin is lumaban siya. Halimbawa, naglaban siya, pwedeng mapatay niya yung amo niyang lalaki o pwedeng siya ang mapatay, 'di ba? Pwedeng siya ang mapatay. So dapat man lang maiwasan natin 'yan sa ganun ba na biruin mo, wala siyang cellphone, pinuslit na lang yung cellphone niya do. Sana man lang yung agency na hindi man lang sila pag hindi na na-contact, dapat automatic 'yan, mag-dispatch na agad ng tao sa bahay na 'yon, no, para talagang safe natin yun, safe yung mga kasambahay dito. At siguro din sa mga kasambahay, mas maganda, no, sabihin niyo sa pamilya ninyo na
pag hindi ako nakakontakt sa inyo ng ganitong araw, 3 days, 4 days, mag-initiative na kagad kayo na magawa ng paraan. Kasi hindi na kasi biro yung 3 days kasi na 4 days, halos 1 week na wala kang communication. Imposible naman na hindi ka makapag-cellphone man lang, no? Ibig sabihin talaga yan, may nangyayari ng domestic violence sa mga kababaihan dito sa Saudi Arabia. Napakarami kasi sa bahay dito sa Saudi Arabia eh. Hindi talaga siya hindi talaga siya dito ganun kaganda. Talagang hindi ko nga alam eh, the Muslim country supposed to be dapat, 'di ba? Mababait sila kasi nga Muslim, Hindi ko naman nila lahat generalize ha. Talagang mayroon talagang nananakit, mayroon talagang masamang ugaling mga amo, hindi ko alam kung ba't ganun. Kukunin yung kanilang cellphone, hindi papakainin, papatulogin sa kubeta. Napakaraming kasi dito guys na nababalitaan ko dito sa Saudi Arabia na minamaltrato talaga yung mga katulong. Unang linggo, dalawang linggo, tatlong linggo, okay, pero pag ilang buwan talagang lumalabas ng sama ng ugali ng mga Arabiana, Arabo din minsan. Kaya mas maganda guys, alam naman natin na kung mayroon na mga ibang bansa guys na mga ibang bansa na maganda unlike sa Saudi Arabia, kasi pag domestic talaga nasa bahay ka, supposed to be sa bahay ka talaga nakatira ng amo mo, di nakikita ka ng amo mo, pwede kang mulis-tsahin ng lalaking amo mo, babae pwede kang saktan. So talagang hindi maiwasan talagang may masasamang ugali talaga. So sa mga agency, ayun nga sabi ko kanina, sana mag-initiative tayo na pag hindi na nako-contact ang ating mga dakilang domestic helper, tayo mismo mag-initiative, no? Puntahan agad natin yung kanilang mga lugar, malukit agad. Minsan kasi guys, pinapasa-pasa yung mga katulong, pinapasa-pasa kung saan-saan sila binibenta. Hindi na namomonitor ng agency yan. So yung iba, binibenta sa ibang lugar. So supposed to be dapat, yung agency kasi may kasalanan din talagang agency, di ba? Dito at saka sa Pinas. May agency dito, may agency din sa Pinas. So dapat dalawa silang mag-tandem. Hindi lang yung basta nga nakatanggap ng pera, bahala na dyan yung mga kababayan natin. Napakaraming maltreatment dito. Lalo na din sa Kuwait, sa Qatar, medyo. Dito talaga sa Saudi Arabia, sa Riyadh. Dito talaga, o sa mga province ng Riyadh, napakarami kong nababalitaan na ganito nangyayari sa atin. Mga kababayan natin, minsan nagpapakamatay sa depression. Minsan talaga nagpinatay ng amo o napatay niya yung amo. Kaya yung guys, mas maganda sana, please lang sa mga agency, no, sa Pilipinas o dito sa atin, sa Saudi Arabia. Alamin nyo kung saan sila, phone number nila, alamin nyo. Pag hindi na nakontak, kayo agad ang pumunta. Hindi yung mababalitaan na lang natin kung ano na nangyari sa kabayan natin. So ayun lang guys, no, nakakainit ng ulo kasi yung ganito na nababalitaan mo na minamaltrato, na supposed to be hindi, di ba? Kakapal ang mga mukha ng mga yan, sila na nga pinagsisilbihan, sila pa yung mananakit, no. Dapat talaga magkaroon ng hustisya yan, kasi ang sakit naman sa loob natin na sinasaktan lang yung kababayan natin. So dapat yun, warning din, dapat nga kay 12 po, warningan niya yung mga agency na ganun. Every month pupuntahan talaga yung mga kasambahay, kasi nga simulat noon pa naman eh, ganito na yung problema dito sa Saudi Arabia. Puro domestic violence, napakaraming ganyan kaso. Sana maiwasan yan kasi talagang napakapangit, ang hirap sa loob, di ba? So yun nga, so next video ko pala guys, about sa kapala, sasagutin ko yung may mga tanong doon abot ng aking makakaya. Kasi yung iba na nagkatanong. Pero yung iba naman may idea ako kasi napag-aralan ko siya doon sa mga nababasa ko sa mga artikulo. So, yan guys, maraming salamat pala sa mga nag-subscribe, no. Kahit pa paano guys, may nagsusubscribe pa isa-isa. Salamat ako dyan, Betting Paul. Maraming salamat. Yan guys, see you in the next vlog.